Dito'y lubong sangsangwen tayo ti panawen nga awan kasiguraduan na dagiti tattao ti Dios ti kangrunaan nga kasapulan da ket isu iti maadaan iti namnama. Kayat tayo nga masigurado nga adda ti talged tayo maysa anarigat akapadasan ti maadaan iti talna iti tengnga ti pannakariribo panagduwa-duwa pandemya ken saan anatalged arikrik na iti panagbiag tayo. Makarit tayo nga agranyag aglawag dumakkel ken lumangto iti nakamulaan tayo. Isu nga rod nga uray no adda dagiti lapet kas pandemic ita haan nga nalapdan ti panagranyag dagiti babae babaen ti pannakipaset da iti trabaho ti Dios. Rimuarda ti rinabii ket nangiyadal da kadagiti nasantuan asasao ti Biblia. Kasipngitan man arabii agtudtuduman agdalan daman ti kapitakan haan nga isu ti lapet ti panagranyag da no diket ti isu itinang patibker kadakwada tapno maidanon da dagiti nasantuan nga karkari ti Dios nga mabalin nga pagbiagan dagiti yamin nga umawat ken Apo Jesus. Kalpasan ti rinabii nga panagranyag iti kasipngetan nagbunga iti trabaho dagitoy nga babae ket adu akarkararwa iti mawat ken Apo Jesus kas manubot da. Saran dagitoy babaen iti district pastor ni dito'y Central Nueva Vizcaya District, Pastor Antonio R. Padre Jr. Lang pong ibahagi sa inyo ang aking conversion story. It was not easy. It was challenging and it was a long ride. Kasi po, 2009 pa po nung na-introduce sa akin ng Seventh-day Adventist. Pero nitong August 1, 2020 lang po ako na-baptize. Kasi po, ganito yung story. Nag-work po ako sa isang hardware noong 2009 sa Bagabag na pagmamay-ari po ng isang Sabatista, si Auntie Tarjata Laurado. And my parents po are both pastor before. Both pastor po sila ng United Church of Christ in the Philippines. And ako din po, isa po akong active member ng United Church of Christ in the Philippines. So, na-instill po sa akin ng parents ko na kahit nag-work ako sa kanila kaila auntie na isang Sabatista ay dapat hindi ako sumunod sa mga belief nila kasi iba sila, iba sa amin. So, respeto na lang and pasok dito, labas doon, yun yung pangaral po sa akin. Yung advice po sa akin ng mother ko noon kasi nga po, pastor po sila. And ayun po. But then, sa pag-attend ko ng church and pag-worship namin ng umaga at hapon, everyday po yan, na-touch ako and nagkaroon ako ng interest para kilalanin yung mga Sabatista and aralin yung mga belief nila. But before, kasi po, 16 years old ako, no? So parang yung pagsasaliksik at pag
pagbabasa at pag-aalam ng katotohanan ay wala po sa focus ko. Kasi po, pastor yung parents ko, nag-aral naman sila ng theology. So, nag-rely po ako sa knowledge nila na sabi ko, alam naman na nila yung katotohanan, pastor naman sila. Ang taas po kasi ng tingin ko sa isang pastor. So, pastor naman yung parents ko. Alam kong alam nila yung tama. Alam kong tama yung sinusundan namin na belief. But then, one time, kasi si father ko po, naglaylo siya sa pagpapastor. Hindi na siya umaattend sa church. Nagsasarili siyang nag-worship. So, yung mga pamphlets po ng Seventh-day Adventist na binibigay sa hardware before, inuwi ko, hiningi ko kay auntie. Auntie, sa akin na lang to, bibigay ko sa father ko, sabi ko. So, binigay ko sa father ko yon. And then, hindi nagtagal, nagbabasa siya. And then, nagsasaliksik siya. And then, hindi nagtagal, meron na siyang ka-interact na isang layman or church pastor ng Seventh-day Adventist sa Namnama. And to cut the story short, yung pastor na father ko, first, siya po yung first na nabaptized sa family namin. So, year 2018, nabaptized po yung father ko as Seventh-day Adventist. Sabi ko, possible pala yun. Possible pala ng isang pastor na may alam na sa Biblia, mako-convert pa sa ibang religion. So, dun naman, sabi ko, this time, dito naman, hindi na ako magre-rely sa knowledge nila. Bale, gusto ko ako mismo. Ako mismo yung mag-aalam or magsisik ng katotohanan through the help of the Holy Spirit. So, nung panagpabaptize po ang aking father, dun po nagkaroon ng chaos sa aming family. Chaos, sabi ko, kasi every night, nag-aaway ang parents ko. Every night, every day po yan. Yun po yung naghinder sa akin para magpabaptize. Kasi mainit pa yung sitwasyon. Mainit pa yung away nila. So, ayaw ko munang dumagdag. So, pinospon ko muna yung aking pagsasabatista. Until, buntis po ako, and sabi ng doktor ko na hindi ko kakayanin, mga anak, yung kailangan kong mag-ready ng blood sa Red Cross, kailangan kong ihanda yung sarili ko, kasi hindi ko kakayanin kasi anemic po ako. And then yun, hiningi ko po kay Lord, sabi ko, umiyak po ako sa kanya, and umiyak po ako sa prayer sa kanya, sabi ko, Lord, iaalay ko na ang buhay ko sa iyo. Sabi ko po, walang kasiguraduhan na after ko pong manganak, mabubuhay pa ako. So, sabi ko, kung bibigyan pa ako ng chance na mabuhay, iaalay ko na po, Lord, ang buhay ko. Hindi ko na po sasayangin yung pagkakataon. Sabi, magiging sabatista na po ako. And then, yung sabi po ng doktor ko na kakailanganin kong ma-transferan ng dugo, masi-CS ako kasi malaki ang tiyan ko. Sa awa po ng Diyos, it was a miracle na normal delivery po ako. Hindi ako na CS, and hindi din po ako na transferan ng dugo. So sabi ko, talagang kagustuhan ni Lord na maging Seventh-day Adventist ako. So yun yung promise ko sa kanya. Promise ko na magsabatista nang ako after manganak. But then, si Satan gumawa din na naman ng hindrance. So, pag nagsabatista kasi ako, meron akong work na hindi po, or nag-work po kami ng Saturday. So, bawal po mag-absent ng Saturday. So, dahil wala po akong other source of income, tinuloy-tuloy ko pa din nag-work. Pero naghahanap na po ako ng ibang malilipatan nun. Pero hindi pa rin ako pinalad. Kaya nag-stay po ako sa isang bank na wherein nag-work po kami ng Saturday. So, yun na naman po naghinder sa akin. And then, God is really good kasi hindi niya hahayaan na magstay ako sa sitwasyon na ganito, na hindi ako nagsi-church pa rin po ako, or nag-work pa rin po pala ako sa Saturday. So, meron po siyang reminder na naman noon yung anak ko. Sabi niya,
yung anak ko po at 2 months na confined po siya sa VRH pneumonia, and then meron na po, pinunta na po siya nun malapit sa monitoring ng mga nurse kasi grabe na po yung kanyang sitwasyon. Pero umiyak na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko, reminder mo to sa akin. Pinapaalala mo sa akin yung pangako ko noon. Sorry Lord, hindi po ako nakapagpa-convert ng sa Batista kasi ganito po, kasi nag-work ako, wala akong other source of income kundi itong bangko lang, itong salary ko lang sa bangko na kung saan bawal pong mag-absent ng Saturday. Sabi ko, Lord, kasla kadagiti babae ti Central Nueva Vizcaya District nang nangruna ti grupo a babae ti iglesia ti Bayombong, naranyag kasilnag ti init iti tangatang numanpay at dada iti lugar asaan da kuma amabalin ti dumakkel kenagranyag tapno maiparang iti ikikutanda a kinalasbang. Ngem iti Dios kayat na nga agtali na edda ijay nakaisadadanda. Salmo 92:12-13. Kas iti nakasalibukag ken napintas a buya ti rosas iti naan-anay a panagsabong na, iti Dios kayat na nga agranyag tayo, iti nakaskas daaw alanga ken natanok a kinapintas. Efeso 2:10. Gapu tinaballigi nga pannakipaset iti trabaho iti Dios, haan nga rod nga malapedan dagitoy nga babae iti agtultuloy nga mangiyadal ti Biblia. Ita, agtultuloy dalatta nga agpagpag na kadarabi ijay turturod ti Bansing ditoy Bayombong, Central Nueva Vizcaya District tapno maibingay dalaing iti sasaon iti Dios. Nada ti banbanlog ti indapan nakipaset iti trabaho ti Dios, nasamit nga isisem ti pasungat da kadagiti aglawlaw da kenayat ti Dios ti maiparignada. Awan sen naay awan liday gapu isuda ket ever blooming.